Hello mga classmates and welcome again sa ating YouTube channel. Sa video natin ngayon, tuturuan ko kayo kung paano maggawa ng snapshots at mag-clone ng mga VMs nyo sa VirtualBox. Pero bago tayo magsimula at kung interesado ka sa mga gitong videos, i-click lang ang subscribe button at i-hit ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. So, para saan nga ba ang pagkuklone at paggagawa ng snapshots? Well, kasi una sa lahat, lalo kung hindi ka pa marunong masyado, para maiwasan mo yung pag-install ng paulit-ulit or pag-create ng virtual machine ng paulit-ulit kung nagkamali ka. So, from this state, meron na tayong gawang, sabi natin, standard procedure na pag-i-install ng VM. So, ngayon, ang gagawin natin is i-clone natin to para dun tayo gagawa ng mga lesson natin para at least kung may masira ka man or may masira man tayo, madali na tayo makakapag-build ulit ng VM or server natin. Okay? Pero kung meron ka naman ng VM at okay ka sa state na yon at meron kang susubukan bago, doon naman papasok yung snapshots. Okay, so sige, try natin gawin na yun. Una, kung ito yung standard natin, itong CentOS na to. Ayan. So mag-create lang tayo ng snapshots. I-right click nyo lang, then clone. So dito palitan ko lang yung path ng destination para sa pagkuklone ko ng server dahil dyan ako naglalagay madalas. So yung CentOS clone, pwede nyo naman palitan kung anong gusto nyo palit dyan. So kunyari CentOS 1, yan pwede mong i-keep yung disk names, yung hardware, depende nga sa kailangan mo. So kung gusto mo na halos parehas nito, okay lang. Pwede naman sa kung ano yung parehas sa setup, kumbaga. Okay, yan. Ito yung mga options mo na pwede mong palitan. Okay. So, click next lang. Yan, full clone. Ito na yung description ng mga options. Masahin nyo na lang. Okay. Pwede tayo sa full clone kasi para mas ma-maximize natin yung paggamit ng clone na server. Okay? Ayan. Saglit lang yan. Well, depende pa rin sa specs ng host mo. Okay? Ayan. Okay. Tadaan! So, ito na yung clone VM natin. So, pwede natin buksan. So, start nyo lang. Ayan. Hintayin lang natin lumabas yung VM. Actually, nag-restore na siya. Ayan. Ito na siya. Okay. So, ayan. Diba? Ito yung huli kong ginawa dun sa VM. So, tanan, ito na siya. Kung nasan kang ano, ito na yung pwede ka na maglaro dito sa VM na to. Okay? So, ganun lang yun. Ganun lang yung pagkuklone ng VM natin. So, kung ikaw, satisfied ka na sa setup na to at may gagawin ka or may i-install kang bago or mag-update ka na hindi ka pa sigurado, pwede ka ngayon gumawa ng snapshot para kung mag-update ka man or mag-edit ka na nasira mo tong system, pwede mong balikan. Halimbawa, ganito. I-post muna natin to. Post. Ayan. Ayan, na-post na siya. So, ngayon, i-create ka ng snapshot. Saan ba yan? Punta ka lang din sa machine.
tools, handa nyo ha, machine, tools, snapshots, okay? Ayan. Magta-take ka ngayon ng snapshots, okay, current state nung server mo. Ayan. Basically, ang ideal na ilagay sa snapshot name is yung date tsaka yung time. Kung anong oras mo siya ginawa. Halimbawa, ngayon, ano ba ngayon? 05-08-8 ba ngayon? Ayan, 08-2020. Tapos, kung ano yung oras. Oh. Sabi natin, kung military time ka, 17-00, parang ganyan. Tapos, yung description ng snapshot, halimbawa, meron akong i-update na ek-ek. Ayan, parang ganyan lang. Okay, so snapshots, ayan. Okay, so na-create na natin yung snapshot. Okay, so ngayon, halimbawa, ito, ay, play na, sorry, start na natin ulit itong machine. Ayan. So, ngayon, halimbawa, ako nagkamali na. Meron akong na-delete na mahalagang bagay. Halimbawa, halimbawa, na-delete ko yung bar. Ayan. Hindi, yari na, kasi hindi ito katulad ng Windows na basta mo na lang mababalik via recycle bin. So wala ka ng bar, importante pa naman yung mga laman ng bar na yan. So yari ka na, oh, kahit yung boot, di ba? Oh, tingnan mo to, RMRF boot. Hindi pa natin mabubara yan, busy daw siya. Well, at least kahit itong home na lang yung home. O, yan, home. O, diba, wala na. So, ang mangyari, pag nireboot natin to, tinan nyo ah, pag nireboot natin yan, oh, mawawala na, sira na, kasi wala na yung files eh. O, wala na nang gagawin mo. Diba? So, laking bagay nung ng ginawa mong snapshot para dito. Okay? Ayan. Power up natin itong, ayan. Pwede mo nang i-restore dito yung snapshot na ginawa mo kanina. So, eto, dahil nasira na to, hindi natin ma-access, pero gawa nga nang meron tayong backup na snapshot, pwede natin siyang i-restore. O, restore natin. Okay, so, i-run natin ulit ngayon itong server na nasira natin. So, wait lang natin mag-restore. Ayan, o, diba? Ayos na ulit. Diba? Andito na ulit yung bar. Ayan na yung, nasaan na yung bar? Ayun, yan yung bar. Diba? Bar. Ayan na yung bar. Yung home. Oh. 'Di ba? Laking bagay ng snapshots. Pero laking space din kakainin sa inyan pag hindi mo na manage nang mabuti. Okay? So ayun, 'yun yung mga bagay na ginagawa ng clone at ng snapshot. Ulitin ko ha. Yung clone para to sa mga stable na kung gusto mong mag-deploy ng mga Linux boxes mo na standard base na, yung kumbaga yung standard base na yung OS mo na pwede ka na mag-deploy ng kahit ilang beses. Ang snapshot naman, pag ikaw may i-update at hindi ka sigurado at nag-crash ang system mo, pwede mong i-restore sa current state. Malinaw ba mga classmates? Ayan. So, kung gusto nyo pang matuto ng iba pang mga videos na galing dito, subscribe lang kayo at hit ang notification bell para sa mga susunod na videos.
Okay, maraming salamat sa panonood.